Well, transport is going to be critical because hanggat maging maayos, naging problema nga, lahat ng balita naririnig natin, mga they call supply side problems. Not a supply side problem, there's supply, but it's the chain, supply chain problems. That's transport. So hindi tayo makaka-recover hanggat maayos natin yung ating transportation system. So they are very high priority. As you can see, they're also living very close to the edge. Kaunti lang, tumaas na naman ang krudo, hindi na magpapasada. I think now, the latest increases, ang dami nang sinabi, maghahanap ng ibang trabaho dahil wala silang nakikitang para kumita. So yes, so transport is going to be an essential part because not only for passengers but also for even more, for cargo. Para yung mga gamit, mga raw material, pati yung mga finished product, yung dadalhin to sa agriculture, nagiging naapektuhan yung agriculture, food supply naapektuhan dahil sa transport. Kaya fundamental yung transport eh, kaya kailangan ayusin. Kaya malaking problema itong nangyari na nagtataasan ang presyo ng lahat ng petroleum products. Wala naman tayong magawa. We just have to take whatever price we're getting. But hopefully, I remember in the last oil crisis, the 1973 oil crisis, napakiusapan naman natin ang mga kaibigan natin na oil-producing countries na medyo pagbigyan tayo in terms of the credit, in terms of the payment period and things like that. So baka we'll pursue that again. Sa diplomacy side na naman yun. I'm sorry? Lahat ng kausap kong mga ambassador, inumpisaan ko na. Sinasabi ba kung meron tayong pwedeng pag-usapan in terms of all of them who have supply of gas, who have supply of oil. I already opened the discussion with them. Dahil we have to explore nga lahat. We have to explore everyone.